Hello mga ka-power! Again, this is Madam Amor Power. I made this vlog for you to share what I learned on my first 365 days in US. Okay? Dumating ako ng US ng August 2012. Actually, I worked in Africa, Lesotho for 9 years. I resigned 2012. But before we came here to US in 2012, 2011, we went here for a visit for 1 month with Abis. Oni encouraged me to come over to see if I will like this place. So, sabi ko, since it's a vacation, 1 month vacation sa Lesotho, so we went there. And then, I told Oni, nako, hindi ako mabubuhay dito sa US. Why? Because all my life, even in Philippines, I work in manufacturing company, sa pabrika po. Eh, dito sa US, walang pabrika. Natuwa nga ako, meron daw Levi's because I am quality auditor ng Levi's. Yung pala, nagsara na yung Levi's sa ano yata, yung sa Texas, and I cannot remember what place. So, I told Oni, ay, hindi ko kaya mabuhay dito. Ang mostly nakikita ko, nung on the way na, nung sinundin nila ako sa airport, hindi po ako natulog, tinignan ko yung dinadaanan namin. Puro waitress, server, hotel. Eh, wala po akong experience ng gano'n. Kaya sabi ko sa loob-loob ko, ay, naku, parang napakahirap ng buhay dito. And then, sabi ko kay One, ano yun? Ba't ang baho ng amoy? Kasi nakababa yung bintana, sabi niya, Ma'am, what you smell is money. Yung pala, yung mabahong amoy, yun po ng langis. Kasi sa Texas, it's all mostly rig. It's oil. Disyerto po kasi. So, we stopped by Walmart. Namili kami. Eh ako, namili ako. Kasi may pera akong dala, may kas ako. Pero na, I was surprised nung nandun ako sa counter. Bakit lahat puro card ang inaabot? Tapos ako, kas ang binayad ko. Sabi sa akin ni Mark and One, hindi po uso rito ang kas. Dito ay card. Ay, eh puro card, kas ang dala ko. Okay. Then on the way, nakwento sa akin ni One, which talagang sumiksik po sa isip ko na the first that things that I should learn while I'm in US is how to improve to get credit score. Credit score. So I said, utang. Said, yes, the life in US, mostly it's credit. So, sabi ko, hindi naman ako umuutang sa Africa, nagtrabaho ko doon, wala yung mga credit-credit. Dito raw ang buhay ng tao, credit card. So, what I did is, kasi daw sa credit card, kapag maganda ang credit score mo, bibigyan ka naman credit card. Yan, dyan mag-uumpisa tumaas ang score mo. Pwede ka mag-loan ng kotse, pwede ka mag-rent ang apartment, pwede kang kahit ano, maluwag kapag ano, utang yung pero hindi ka mahirapan. Eh, sa Africa, walang utang-utang. Sa Pilipinas, meron mga credit, pero hindi parang nabibigyan ng importansya yung credit score. So, what I did, and pagdating ko rito sa US, siyempre, gala-gala. Eh, mag-garbo ko. Alam niya naman si Madam Power, bayad-bayad dito. Ang sabi sa akin ni One, Ma'am, save your money and put in the bank para magkaroon ka ng bank history. Diyan mag-umpisa yun. So what I did, I nag-open ako ng account, joint account with One. Doon, yan nag-umpisa. Then, nagtrabaho po ako para makaipon. And then, doon ko pinapasok. Ngayon, dahil sabi ni One sa akin, huwag kas ang bayad mo, ipasok mo yung pera mo sa bank mo, tapos debit card, yun ang ibayad mo ng ibayad. So, ganun ang ginawa ko nga. Yung tuwing mamimili ako, hindi na cash, puro credit, debit card. And after that debit card, eto na po ako ngayon.
na-improve yung aking credit score. Napakarami kong credit card. Halos linggo-linggo po ang mailbox ko puno ng mga offer. Pero ang ginagawa ko po, pag dumarating yung ang billing statement ko, kung magkano yung utang ko, binabayaran ko rin lahat. Hindi po ako nagpapaiwan. Saka, ang tip po, kasi nagtanong-tanong din ako, at saka magandang credit score ni Oni. Wonderful. Napakaganda na ex. Pero mas lalo na si Don. Ang credit score ni Don, excellent. Kaya pag kung saan pupunta yan, hindi na kailangan ng review-review. Pasado ka agad kung meron siyang gusto bilhin. Pero hindi si Don. More on kasi Don. Ngayon, kapag ang credit line mo, actually, I only started, by the way, balik tayo sa JCPenney. I only started in JCPenney ng ang credit line ko is 1,500. Oh, no. It's only 1,000. Pero pag namili ako at dumating billing statement ko, bayad. Kagad. Kahit marami akong credit card, hindi ko po ginagamit lahat. Ang ginagamit lang mostly pag travel ako, pambili ng ticket sa hotel reservation. And then pag kung ang credit line ko ay, for example, 1,000, I don't maximize it. Mga 30% lang ng 1,000 ang ginagamit ko. Hindi ko po inuubos yun. Kaya doon po gumanda ng gumanda ang credit ko. I will not tell you what is my score, but I have a good, hindi average sa, I have a good credit score. Kaya nung magpunta kami, bumili ako ng aking kotse ng Hyundai, wala nang tanong-tanong pagdating dun sa sa bilihan ng kotse. Pasado kagad kami. Nung kay Don pa lang ang pinakita ko, sabi sa akin, hindi na pala pwede, hindi na kayo kailangan revisahin or investigahan. Don is already enough, but kailangan, dahil akin yun. So, sa akin yun. Pero after that, binayaran din namin ng cash yun. Binayaran namin yun pagkakuha, kasi kailangan ganun . At saka sabi din ni One, maganda lahat daanin mo sa card, then dyan nag-umpisa ang isko, which is tama si One. Pati nung mag-rent kami ng apartment, wala nang kuskus balungos, basta bayaran mo on time, saka hindi ko po hinihintay yung halimbawa ang due date is sa katapusan ako magbabayad. Pagkatanggap po ng statement, 1 week binabayaran na in full. Kaya po ganun. Iyan ang bibigay ko sa inyo tip. Iyan ang unang-unang pumasok sa akin sa 365 days ko. Iyan ang pinagtuunan ko ng pansin. Ang makakuha ng trabaho, may-save yung money, mag-open ng account. And then, ayun yung credits ko. And then, kasama na rin yung mga lakwak-lakwatsya ng family namin. Kasi yan. But before nangyari pala yan, 6 months na binigay sa akin ng visa. So, what Oni did is, bago maubos ang visa ko ng February, kasi February, January, in-apply na niya ako ng pinetition niya ako. Ngayon, I was blessed. Thank you, Lord. In 1 week, dumating ang resulta na for interview na ako. Kaya lang, February, kailangan ko nang bumalik ng Pilipinas kasi ang ticket ko February. So, tumawag si One. Ang sabi, which is a good news, ewan ko kung nangyari na sa inyo to yung mga baguhan lang o yung mga pinipetition. Pagtawag doon kasi maghihintay pa raw ng proseso, mga schedule ganun, darating na yung ko. Kailangan na akong bumalik ng February. Alam niyo sagot sa amin ng immigration, hindi niyo na po kailangan umuwi. Maghintay na lang po kayo rito. Ay, gano'n ba? Kasi nininervous kami. Wala pa talaga yung resulta na pasado whatsoever. Post-proseso, malapit na ako umuwi. Sabi, no problem. Naipasok na po yung papeles, hintayin nyo lang. So, hindi po ako umuwi. At talaga napakabait ni Lord. In 2 months, dumating lahat. Kasunod na nun yung parang natuwan-tuwa ako. Wala pang isang buwan, pinadala na ko ng letter. Pagtapos kong biometrics, pinakukuha na ako, pwede na rin ako kumuha ng social security. Yay! Yung masabi social security na pwede ka na mag-apply. Dali kami ni Oni nagpunta sa para makakuha ng social security card. And then sabi ko,
Ah, ito na ang passport ko. Passport para makakuha ako ng trabaho. Yung social security card. Kaya as soon as makatanggap ako ng social security card, ay, hanap kagad ako ng trabaho sa ano, sa computer. Ayun. Nakakuha ako ng trabaho sa Western Plus Hotel and then after that, JCPenney. Yung po ang naging buhay ko sa 365 days ko sa US. And sa susunod kong vlog, ipakikita ko pa at paparating sa inyo, pasishare ko sa inyo ano ang nangyari sa akin after 365 days. And maybe you will be interested to know from rags to riches. Yan lang po. And this is susunod po ulit. Maraming salamat. And again, don't forget, if you want to know more about Madam Amor Power, please subscribe on my YouTube channel, Madam Amor Power. And may Instagram pa rin po ako, Madam Amor Power. May Instagram po ako ng Lou Jones, Jones Boutique, Lou Jones Texas Mix and Match. So, marami niyo po ako, masusubaybayan niyo po ako doon kasi marami nagtatanong sa kurok kinuha yung pera ko. At nakukuha kong mamigay at magbigay ng ayuda samantalang dito lang po ako nagtatrabaho. So, abangan po ninyo. Until next time, maraming salamat po. Stay safe. And as I always been saying, heaven can wait. So, mag-ingat po tayo, follow ng protocol nang para matapos na po yung COVID na yan. Hanggang sa muli, and may the good power bless upon all of us. Thank you! Bye-bye!